Pakinggan natin yung kanyang start. Yan, yun yung tunog yan. So, simulan natin yung sound check na itong laing 4. Yan. Ito yung tunog nung sound check. What's up, potatoes? What's up sa inyo, mga patatas? Welcome back sa ating panibago video. So ito, continuation lang to nung ating nakaraang video, which is yung in-update ko kayo kung ano yung mga bagong parts ni Mina. So ang gagawin natin ngayon is hinihintay ko lang actually yung mga pinadala nating mga pyesa papunta rito sa Project Lockdown. Tapos kakabit na natin lahat-lahat, no? So habang naghihintay tayo, papakita ko muna sa inyo yung garahe, no? Sobrang daming gamit dito, guys. Kutin ko muna habang naghihintay tayo, okay? Let's go! So ito yung wave ni Miko. Yan, kung makikita nyo, tailok-tailok din. Budget me lang daw yan, guys. Inabot niya lang dyan 7K sa pagbuo ng motor niya na yan. So ito yung 4 million na kotse ni Andres, no? Honda Civic EG Hatch. Tingnan nyo naman, no? Pero alam ko, binibenta niya na to. So PM nyo siya pang kung gusto nyo bilhin to. Mura lang binibenta, palugi niya binibenta to, guys. So sobrang swerte ng makakakuha na ito. Naka-spoon calipers. Tapos 16s na T37. Tapos ayan, ito yung P6 natin. Tapos yan yung mga pinto. Pinagbibenta na yun lahat sa murang mga presyo, guys. Kasi babago na ata ng business si Bossing, no? Makina, fan, dashboard, filter, alternator, bumper, sidings, dami na ito, guys. Muffler, mga harness, meron din, mga door rubbers, kompleto to, guys. Ayan. Tapos dito, may Dio ata to, no? Kay Charles to. Tapos ito yung Aerox ni Andres, tingnan nyo naman, garage queen din to, guys. Yun, naka YSS pa yan. Tapos naka Pirelli Diablo na goma, oh. Kapal eh, oh. Tapos naka gold bolts, titanium bolts, shit na rin, naka ram air. Hindi ata umaandar to as of now kasi parang in the works, no? Inaayos ata nila ito. Ayan. Mahilig rin kasi magmotor yung bossing natin. Hintayin lang natin yung pipe natin. Andyan na ata yung ating Lala Move. Okay, let's go! So sound check muna natin itong laing 4 ni Miko. So ngayon, meron pa siyang silencer. Ayan, nakakabit pa. Alisin din natin, paparinig namin sa inyo kung ano yung tunog. Okay, so dumating na yung mga pyesa natin, which is ito, AUN, bumbinili natin ito. Ayan, AUN, hindi ko naman ang tawag dito, open pipe, AUN canister PPR 2022 Thailand. Ayan. So ito ay orig na canister, so may kasama na rin bracket, may kasama na rin bolt. Ayan, shoutout sa binili natin. Medyo mahirap ibigkas ang kanyang pangalan, elbow. Ayan, ito yung elbow, kasi high mount siya, guys, kaya alisin ko muna lahat. And so ito yung binili natin, yung pipe, elbow, tsaka yung header. Isa lang kasi. So sa kotse, guys, headers kasi apat yon. Pero since isa lang to header. So kakabit natin to. Pero sa soundcheck mo natin nakakabit dun. Tapos ito yung mga binili natin, mga bolts. Complete set para sa PCX 160. Dami na ito, guys. Tawag nila dito gold bolts, pero silver yung kinuha natin kasi mas clean look, no? So ayan, naka-label na rin kung ano yung mga saan siya ilalagay. Bar end, gearing boots, caliper bolts. Ayan, kompleto yan. So ang bili natin dito is 8,000 para sa pipe na to. Tsaka yung bracket. Tapos yung bolts, bili natin dyan is 5,500. So papalitan natin tong mga to. Okay, so simulan natin yung sound check na itong laing 4. Ito yung itsura nung dati kong setup na ganyan, SC5. Makikita nyo, hindi siya bagay kasi pang MotoGP eh, no? So, pakinggan natin yung kanyang start. Yan, yung tunog yan. Medyo maingay rin to, guys, eh. Yan. Pero mas buo yung tunog. So ayun, yun ang next natin ikakabit is itong AUN na pipe. Yan, ito yung binili natin na medyo pagkamahal-mahal. So kakabit muna namin to. Let's go! Mapapansin nyo, guys, yung kanina yung mounting nun, medyo pahaba lang. Pero yung ipapalit natin high mount, so medyo mas mayiging pataas yun. Papakita namin in a while.
Medyo mas maporma kasi yun para sa akin eh. Ito yung pang high mount. Ganda rin guys, may mga ano siya. Titanium shit, no? Ayun, no? So ito ata, ang alam ko, stainless lang to. Ayun, no? Speed mode, PPR. Hindi ko alam ano itong ibig sabihin itong mga to. Tapos ito yung stock, ito yung nakakabit kanina. Init po. So ayun, tumatama to kasi lowered masyado guys eh. Ito yung kasama nitong pipe, SC pipe. So ito yung high mount. Kakabit to dyan, nakataas na ganun. Ano ba mas maganda? Titignan natin. Bang! So saan nilalagay yung bracket? Yun ang problema. Okay, yung problema, yung bracket, saan nilalagay? Kasi malayong-malayo guys. So tingnan mo. So makakabit yan ngayon. Ay, maganda yung tindig, no? Tailok na tailok eh, no? May nakita kaming problema kanina kasi kanina nakaganito siya, di ba? So medyo malayo. Ay, nakaganyan pala. So kailangan lang pala siya i-twist-twist para makabit yung bracket dito. Ayan. So para maging high mount siya. Okay, okay din eh, no? Ayan, ito yung itsura niya sa malayo, guys. So dahil nga, bumili na tayo ng mga CNC bolts. Hanapin namin dito kung ano yung ikakabit na bolt. Hanapin muna namin. Yan. So nakalagay rito swing arm, ano tawag ba? Swing arm and pipe rolls, pipe holes, bolts, pipe bolts pala. Yan. So kung makikita nyo dito guys, wala kasing mga nakalagay. Butas, wala mga tornilyo. So papalitan namin ng gold bolts na silver. Pucha! Damn! Di ba nakatama ito? Ah, hindi. Di ba naman. Okay. Sound check. Ganun din eh. Ayan. So ito yung kanyang tunog. Ito tayo sa likod. Ayan. May gan natin. Subukan natin lagyan ng silencer. Okay, sound check ng my silencer. Ayan, kinabit namin yung silencer. Medyo tahimik na siya. Parang naipit yung tunog, no? So, pakinggan natin ng binabomba. Medyo punit, no? So kakabit na lang namin yung mga gold bolts na silver. Ayan. Maganda yung mga gold bolts guys kasi silver bolts na tatawag natin. So ito walang laman, dito rin magkakaroon yan, dito rin, tsaka yan. Basta pupunay namin ng silver bolts all around the world, okay? Quick update. So ito nalagay na namin. Yan, ito. Ano pa ba? Ditong side. Ayan yung mga gold bolts, silver bolts pala yan, napalitan na rin namin. Medyo mahirap pala siya guys kasi yung iba hindi namin alam saan nilalagay. Cable bolts, ito. Cable ng ano? Ito, gearing boots. Hindi namin alam saan ito. Ito yung malupit eh, banjo. Ito pangalan. Hindi ko rin alam saan yung banjo. Heat guard bolts. Saan yun? So maraming places di namin alam. Pero unahin muna namin yung alam namin. Ayan, crankcase bolts. Ayan, ito yung crankcase. Meron ding airbox. Ito, airbox bolts. Dito, ayan, ilalagay sa airbox. Ayan. So, medyo maproseso ito guys. Hindi namin kabisado sa yung iba. Babaklasin na. Ito maganda kapag natanggal, no? Naging silver. Ito. Kasi since nakakabit siya sa stock muffler, hindi namin malagay kasi wala yung stock muffler. Tapos ito, isa rin to. Medyo matigas na. So, ikutin namin siguro mamaya. Tapos itong breaker fluid bolts, next time namin nilalagay kasi tatapon siya. Buso muna namin lahat. The next day. Papakita ko muna sa inyo na kinabit natin yung mga gold bolts. Ayan. Nakikita nyo ba? Ito yung mga parang flower guys. Ayan. Ayan, dito. And, or pati yun. So,
So ayan, ayan itsura niya pag kompleto. Ang set na to is 5,500 pesos. 5,500 pesos para dito sa mga bolsa. Sobrang dami nito guys, kasi kompleto talaga. Pero kasi may mga parts tayong hindi kinabit kasi wala na siya sa stock. So naka-bolts siya para sa stock, pero since may mga inalis tayo, pinalitan, hindi po mapasok yung iba, which is tulad nitong isa. I mean, kanya yung isura niya, may sobra. Tapos, ito, nakita na rin namin saan nilalagay engine bolt, dito yan. So inalis na yung dipstick. Meron yung heat guard, dito yung heat guard eh. Pero since wala na nga yung radiator, inalis na rin namin, hindi na rin namin kinabit. Sa handlebars, ayan, ito yung pinalitan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla. Pati dito sa brake levers, pinalitan din ang gold bolts, silver. Dito rin sa kabilang side, pinalitan din. Pero para sa akin, hindi siya masyadong sulit para sa 5,000 pesos. No, medyo hindi siya sumisigaw na 5,000 ako, parang gano'n. So medyo nagsisi tayo sa gold bolts kasi hindi naman masyadong malakas yung tindig, no? Para naman siguro sa mga marunong tumingin, sana maganda siya guys, no? Anyway, ito yung problema. So yung una, sa brake lever, kami ni Miko, hindi namin kinabit yung mga bleeders. Which is itong dalawa kasi magbibleed nga. So ngayon, ang nangyari, pinakabit ko dun sa isang Ceranico. Dito okay. Ngayon, pagdating dito sa likod, hindi niya ma-bleed ng tama. So ang tagal. Tagal niyang binibleed. Pinabili niya pa ako ng brake master. Yan, ito pa yung pinabili niya na repair kit pala para dito sa preno. Which is, hindi rin naman naayos. So, medyo frustrating guys. Para lang dito sa dalawang bolt na to. Medyo ekis. Tapos isa pa mo naging problema guys. Ayan, dito sa handlebars. So, pinilit niyang ikabit itong bar end. Which is okay naman guys. Nakabit niya naman. Ayan. Pero, ang nangyari, hindi napantay yung handlebar ko. Ayan, may ipapansin nyo, mas mahaba ito. Tingnan nyo, pansin nyo ito. Ito, pantay rito. Hindi mo ito. Diba? So, sobrang awkward to, lalo na sa mga masisailan talaga tulad natin, guys. Hindi siya pantay, no? Kasi para daw magkaroon ng clearance dito, hindi ko naalala. Iniwan ko lang sa kanya and nagkaloko-loko na. Ang gagawin na lang natin, papalitan natin yan ng... Ito, papalitan na lang natin to ng handlebar na panibago. So, since naka-block naman na tayo dati, papalitan natin siya ng stainless. Para medyo mas kumintab-kintab, di ba? Tsaka para mas bumagay dun sa ating mga gold bolts. Kasi medyo nakukulangan ako. Papalitan natin to. Which is ito pantay, hindi na to kailangan putulan. Isa pang problema na ginawa nung sirani ko. Ito pa pala guys, so mapapansin nyo ito wala. Bumili na rin tayo ng panglagay rito. So ayan dalawa. Isa pa naging problema rito guys, is pakita ko sa inyo. Sabi niya nung magbi-bleed na daw, may kailangan daw alisin yung mga flarings, which is itong mga to. Yung kaha guys, no? Yung kaha. Kasi kailangan niya daw ipitin yung hose para ma-bleed niya na maayos. So ang ginawa niya, tinanggal niya yung upuan. Ito yung tinanggal niya yung upuan, di ba? Yan. Ngayon ang problema, dito niya tinanggal yung nut. Di ba? Ito kasi yun eh, ganito yun. Oh. Yan. Dito niya tinanggal. So, nangyari, nahulog yung nut dun sa loob. So, ngayon, wala tayong spring. Kailangan talaga alisin na ngayon itong kaha. Which is, sobrang trabaho nun, guys. Papa-align na rin natin yung mga flaring. Sasabay na rin natin. Okay din naman. Good thing happened. So, ayun. Pupunta tayo sa ibang mekaniko. Doon sa Tatay Works. Doon natin ipapakabit tong mga to. And hopefully maging okay. Update ko lang kayo mamaya. Para sa project natin na si Mina.